Hello guys, welcome back to my vlog. Kumusta kayong lahat? Kamustahan lang tayo guys kasi wala kaming ilaw, tanghaling tapat. Mula pa to kanina ang 12:30, parang ganon. Nawala ng ilaw, nasa banyo pa ako ng toothbrush. Nawala ng ilaw guys. Ngayon andito ako sa labas kasi nag-aantay ako ng magkaroon. Dalang oras na ako dito guys, wala pa rin ilaw. So ayun, kamustahan na lang muna tayo. Samantali ko na itong pagkakataon na to guys dahil wala akong content. So pasasalamatan ko kayong lahat na makakapanood dito. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at sa mga LS na pinupuntahan ko. Napaka-supportive nyo at pinapasubscribe nyo yung YouTube channel ko. Mega shout out sa mga bago kong kaibigan. Bago kong kaibigan, ang dami-dami nyo. Hindi ko na kayo may isa-isa. And then, siya nga pala guys, ma-share ko lang. Parang may bago na sa YouTube ngayon guys, no? Yung sa YouTube analytics natin. Wala na yung term na revenue. Ang meron na doon ngayon ay yung earnings. Ayan, meron tayong earnings. Pagkatapos, sa pag-LS naman guys, although hindi pa ako nakapag-LS ngayon kasi hindi ganun katibay yung signal ko. Ang ginagawa ko na lang, premiere ako ng premiere. Sa mga LS guys at saka sa Premiere, ang bago, pagka maglalapag ka ng link na may kasamang phrases, halimbawa .tv tapos phrases, automatic siya guys na dinidelete ni YouTube ay ni Google Team, parang ganun. Ang galing talaga ni Lolo. So ayun guys, yun yung bago ngayon sa YouTube guys. Tapos yung mga nade-demonetize, mega shout out sa mga kaibigan kong nagpapaangat program. Mayroon akong leak. Merong lead nang nagsabi sa akin na iniisa-isa daw nila lahat ng mga nagpapaangat program. Ewan ko kung totoo, pero siguro totoo kasi ang dami ng ang daming na demo na. So ayun lang yung guys sa mga na-demonetize. Napapatingin ako sa sa monitor, hindi sa camera kasi Ang kinis-kinis ko dahil sa liwanag. Walang ilaw dito sa amin ngayon guys. Grabe, tingnan niyo yung room namin. Papakita ko sa inyo kung gaano kadilim kaya lumabas ako. Ayan guys, oh. Ay, dito pala. Ayan, oh, ang dilim. Grabe. Walang ilaw, tapos walang, tanghalik tapat ngayon guys. Alas 12 na walan, tapos alas 2 na wala pa. Nakakairita, ang init-init. Grabe. Tingnan natin guys kung ano-ano resulta. Ayan guys, yung mga gumagawa doon, oh. Yung mga salarin, ayan. Tingnan naman yung ginagawa nila yan. Dinadagdagan ata nila yung sampayan ng damit na para sa nilabhan. Ayan guys. Walang ilaw, dalang oras ng init-init. Kawawa yung mga bata na natutulog, yung mga baby pa. Tapos yung mga may sakit, tapos yung mga may pasok na natutulog. Ayan. Ako pa naman guys, yung may phobia kasi ako sa opo ako guys. Kasi magandang dito. May phobia kasi ako guys sa yung halimbawa natutulog ka tapos biglang madilim tapos walang hangin. Yun yung phobia ko guys, yung parang instinct na ng katawan ko na parang pag natutulog ako tapos gumano bigla ako nagigising tapos ang sabi ko gumagalon sa takot tapos bigla akong kakapain yung pintuan, yung bintana kasi gusto kong lumabas. Ganun. May phobia kasi ako noon guys doon sa ganun. Kasi natry ko nang mabangungot. Ikwento ko pala sa inyo guys na dalawang beses na akong kamuntik na namatay. Parang third life ko na to siguro guys. Nung una guys, nung nasa probinsya ako, nung nadikya ako sa dagat. Ito yung picnic niya guys, oh. Ayan, yung tuldok na yan. Yan, tapos pag ganun. Dito, namaga to dati. Fiesta ng lungos nun guys. Naligo kami ng pumunta kami magpipinsan halos lahat ng kabataan doon sa amin, mga tropa-tropa. Pumunta ng dagat kasi ang ganda ng dagat doon guys. Lalo pag gantong mga month of April, May, June. Grabe ka, salagang asul na asul ng tubig. So
hapon nun guys, parang ganito, mag-alas 3, pumunta kami ng dagat ng mga pinsan ko, yung mga bata doon, mga teenager. May dala-dala kami mga mangga, tapos nagsikainan kami ng mangga, ganyan. Tapos, ano, pagkatapos namin kumain ng mangga, uwi na kasi makikipag-prosesyon kami. Sabi ng pinsan kong lalaki, sabi niya si Kuya Aldrin, huwag kayong maligo ng dagat kasi, ano, piyesta ng lumos ngayon, sabi niya, baka may masamang mangyari sa inyo. Kasi parang ano guys, parang sa probinsya ganun talaga guys, every year, parang hindi naman every year, pero may mga usual talagang pagkakataon na unusual na moment na ano, kumukuha talaga yung dagat. So nagsabi na nga siya ng ganun. Pero naano ko yun guys, tumatak siya sa isip ko. Pero nung pagkaalis nila, naligo ako ng dagat guys. As in, nadikya talaga ako. Alam nyo guys, habang lumalangoy ako, umiiyak ako, tapos sabi ko, ayoko pang mamatay. Parang miracle guys, kasi ang layo-layo nung ano eh, nung nilangoy ko na. Tapos, biglang sumayad yung paa ko sa damuhan. Tapos sabi ko, damo na yun ah. Tapos buhangin. Tapos ayun, tinuloy ko pa rin yung langoy ko. Tapos pagdating ko sa dalampasigan guys, nakita ko to. Grabe, para siyang yung bakal, yung steel bar, yung kahit anong bakal, tapos lalagay mo siya sa apoy. Tapos pag mabaga na, guhit mo sa ano, kung anong pwede mong pagguhitan. Ay grabe guys, ang sakit talaga masyado. Binuhusan to ng mainit na tubig, ano, ng suka, kung ano-anong binuhos. Hindi ko na siya alam, basta ang sakit talaga. Parang siguro nga kung yung nabigya ay hindi malakas yung loob, hindi malakas yung instinct, baka na matay. Buti na lang ako ano, may pagka may dark side ako na ano. So ayun guys, yung unang pangalawang ano experience ko, nakamuntik akong natsugi na. Tapos yung pangalawa guys, yun yung nagkaroon ako ng phobia sa dilim, tsaka yung sa parang walang pag matutulog na walang hangin, yung tahimik na tahimik ganun. Pasensya na sa tricycle guys, kasi nasa hallway ako, nasa labas ako, walang ilaw talaga. Pala kasi talaga ilaw. So ganito yun guys, nang nagbo-board pa kami ng kuya ko doon sa ano, sa dito sa Kalamba, pero sa ano yun eh, dito sa Santa Laguna, pero sa Kalamba yun, sa may Maya pa. Ano, nabangungot ako guys, yung pakiramdam ko na nasa lumulubog ako na sa tubig, lumulubog na ako sa tubig na mahangin na malamig na yung pakiramdam ko. Basta nakikita ko na yung mukha ng kuya ko tsaka girlfriend niya na umiiyak. Tapos nakatingin daw ako sa kanila pero wala na akong ano, umuungol ako pero wala na akong magawa. Yung lupay-pay na kumbaga yung katawang ko. Tapos lalabas na sana ang ihi ko nun eh, kaya lang pag lumalabas yung ihi ko masakit. Three times na atang lalabas yung ihi ko noon, pero napipigilan ko kasi ang sakit. Tapos ano ay paglabas ng ihi ko nga na masakit, naisip ko isabay ko kaya yung sigaw ko doon. Tapos guys, nung pang-apat na labas ng ihi ko sana, doon ko isinigaw yung ano, doon ko inipon yung lakas ko na parang bumalik ako, na sumigaw ako. Kung alam nyo guys, yung nasa ilalim kayo ng tubig tapos bigla kayong aahon dahil walang wala na kayong hininga, walang wala na kayong lakas, ganun na ganun yung pakiramdam ko, tapos yumakap ako sa kuya ko. Hindi ko na namalayan guys na ano, na binuhusan na nila ako ng tubig galing sa pinagbanlawa ng pinggan, kasi na ano na sila eh, na shock na sila, na taranta na sila, na kumuha ka ng tubig siya, sabi ng ano ng kuya ko sa girlfriend niya noon. Ang nakuha nung ano nung girlfriend niya, kasi nataranta na talaga yung palangga na sa lababo na may tubig, yun yung binuhos nila sa akin. Hindi ko na talaga alam yun guys. Tapos nagkaroon ako ng sugat. Ito oh. Ayan, ito. Nagkaroon ako ng sugat guys dahil ano, parang kung anong ginagawa ng kuya ko sa akin, pinagsasampal ata ako, kung niyug-yug niya ako, nabitawan niya ako eh, tumama daw ako sa katre, sa may dulo ng higaan, nakakaya. Hindi ko na talaga namalayan guys, hindi ko na naramdaman yun, kasi ang hina-hina ko na. Wala na akong pakialam dun. Basta ang pakiramdam ko, yung parang malilim, ay maaraw una, tapos biglang haharang yung ano, ulap sa araw. Tapos
hahangin na malamig, tapos manghihina, nang hihina ako. Kada ganun, guys, nang hihina ako. Tapos sabayan pa ng ano, yung pagsigaw ko ng kuya, ganun. Kada magsasalita ako at kada lalabas yung ihi ko, nasasabayan ko ng peras ako na gusto kong gumising, lalo ako nang hihina. Kaya yun, simula nun, guys, natakot ako sa madilim. Tsaka sa, ano, tsaka sa walang hangin. Ayaw na ayaw ko talaga yun, guys. Di ba, like, hindi ako matulog ng buong gabi kasi matulog ako ng ganun. Kasi yun yung talagang phobia ko, guys. Yun yung talaga. Hindi ko siya maano. Hindi ko siya, yung madilim, parang kaya ko na siya. Nakakaya ko na matulog ng walang ilaw. Pero yung, basta alam ko sa sarili ko na alam ko kung saan yung cellphone ko. At saka may maliit akong electric fan. Tsaka papel o kaya karton o kahit na ano, kahit pamaypay lang. Kasi once na nangyari yung gano'n na gumising ako walang ilaw, automatic yun, alam hanapin ng kamay ko kung nasaan yung mga ano, katabi ko na electric pan, na karton o kaya cellphone ko. Kasi takot na takot talaga ako, guys. Yun yung pinaka-phobia ko na hindi ko pa na ano, na-resolve kumbaga. So katulad ngayon, guys, lumabas ako kasi ginagawa nila yung post doon. Pangalawang araw na tong ganto, tanghali pa naman. Medyo nakakairita kasi ang init. So ayun lang, guys. Sa revenue naman, guys, malapit na ako makabuo ng $100. Sana may magpalipad ng $20. Kasi, guys, may dati nagpalipad sa akin, 10 Hong Kong dollars. Ang umabot lang sa akin, $1.23 talaga, guys. Ang hirap kumita sa ano, sa YouTube ngayon. Lagi akong napapatingin sa monitor, hindi sa camera. Ang hirap mula nung ano, pinilunsad yung ano, tax. Grabe naman yun, ang laki ng tax. Kawawa naman yung mga small YouTuber na katulad ko. So ayun, guys, medyo update lang ako, guys, ngayon kasi nagfi-film ako sa loob, kaya lang nawala ng ilaw, kaya no choice, labas talaga ako kasi nakita nyo kanina ang dilim ng ano, ng inuupahan namin kwarto. Halloween nga lang to, guys, medyo madilim na eh, lalo pa dun sa loob. So ayun, guys, sana nagustuhan niyo yung kunting kwentuhan natin ngayon habang nag-aantay ako ng maayos yung power interruption dito sa amin. Medyo ang init. So ayun, guys, sana na-enjoy nyo. Until next vlog, sana subscribe nyo yung ano, yung channel ko kung hindi ka pa nakasubscribe. At hit mo yung notification bell, paki-turn on para ma-notify ka sa mga susunod na vlog ni Doron. So until next vlog, guys, bye bye. Thank you.